Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello po, good afternoon sa ating lahat. I am your tutor, Madge, for Science 5. So, unfortunately, hindi natin makakasama ngayon si Tutor Mark na kararating lang po all the way from Negros. So, lahat po ng regards po pala and hi sa ating mga teachers po sa Negros. Kumusta po kayo? Sayang, sana nakasama ako dyan sa pasyal ni Tutor Mark at ni Sir Badge. So, okay lang yan. And pagbati po sa lahat ng ating mga learners, parents, and teachers na ngayong hapon po ay nakasubaybay para kayo ay magabayan at matulungan sa inyong self-learning module. Alright, so hello po from Alabel District, Division of Sarangani, si Ma'am Rica Martin Alfredo, si Ma'am Glyza, good afternoon po, at si Ma'am Glyza from Binian City, si Ma'am Jovelyn Lopez from La Union Division, at ang ating teachers and learners from Bualan Central School, Zamboanga City, si Ma'am Dracaina, hello po sa inyo. Hello, Ma'am Galang, Anna Erica, and Sir Dennis. Hello po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat tayo ngayon. Ako. Ingat-ingat po sa ating mga kababayan at talagang kailangan palakasin ang katawan, maging strong and healthy palagi. Hello po from Davao Oriental at from Central School, Lumban, Laguna, si Ma'am Gracel Joyce. Ayan. So, good afternoon po sa inyo and umpisa na natin. So welcome po sa ating itulay online tutorial. And again, I'm excited na ako po ang mag-handle ngayon ng Science 5 for quarter 3, week 1. So quarter 3 na tayo. Ang bilis, ano?
ang topic po niya sa Science 5 ay motion in terms of distance and time. Ulitin natin. Motion in terms of distance and time. So, quarter 3, week 1. Good afternoon po, Ma'am Flor Delisa, Ma'am Lane, and si Ma'am Juvian. Ayan. By the way, ang ating module ay mula po sa Region 7, Division of Negros Oriental. Maraming salamat po sa ating mga teachers po dyan. Hello po sa ating mga heads, school division na SDS natin, mga admin po natin at ating mga school heads sa Negros Oriental, Region 7. And kay Ma'am Alice, ito po yung module po na nilikha niya, ang self-learning kit. At ito po ang ating guide para sa ating mga learners. So, let's begin. So again, ang ating pong Itulay online tutorial, I am your tutor, Madge. Every Tuesday po ay makakasama ninyo ako sa English 1, sa Filipino 1, at sa ESP 6, yung sa mga oras po na yan. So welcome po ulit sa ating Itulay online tutorial. For our quarter 3, week 1, at the end of our tutorial, kayong mga learners at ating mga mag-aaral sa grade 5 ay inyong ma-describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position over a period of time. So, if you're going to review your module, ay meron doon activity na kailangan ninyo na mag-roll yun ng isang bagay from point A to point B. Ibig sabihin, meron doon activity na kailangan ninyong mag-solve. So, kunwari, para kayong maglalatag, halimbawa, so kung ano yung available sa inyong tahanan, pwede ninyong pagulungin. No? Ano kaya mga pwede nating pagulungin? So, pwede nyo bang i-type? Ano yung mga pwede ninyong pagulungin? Ayan, si Hello Erica Mercado at Jem Valenzuela. Hello sa inyo. Ayan. Hello, Ma'am Marian from Marcelo H. Del Pilar, Division of Caloocan. Right, so, ano pa pwede natin pagulungin? Na ang gagawin daw ninyo ay maglalatag kayo sa inyong, or paandarin, no? Pagulungin, paandarin, na kailangan nyo from point A to point B. Sabihin, mula rito, parang isang distansya rito, mula dito, isang dito hanggang dito, kailangan nyo may paandarin. So, sabi ni Dennis Ball, sabi ni Faith Ball. So, kung ano yung meron sa bahay ninyo ha, na pwede nyo paandarin o pagalawin papunta sa isang lugar. Binilog na papel si Talia Marie. Thank you, Talia. Ayan, so pwede, no? Pwede rin kung meron kayong sasakyan na laruan na pag tinulak mo ganun ay aandar mula rito sa point na to hanggang dito. Ayan, so meron nung activity mga bata na kailangan ninyong i-measure kung gano'ng kabilis, i-measure kung gaano kahaba o kalayo, rather, yung pinuntahan ng bagay na yun. So, yun yung activity sa module. Kasi, ang lesson natin ngayon ay, or ang lesson ninyo sa week 1 for quarter 3 ay motion of an object. Very good, Dennis. Ayan. So, yung ano naman bagay na may wheel or gulong. Hello, Ma'am Eleanor. Sa Ormoc City Division, Can and Dieng Elementary School. Hello po sa inyo. Ayan. So, ano ba ang motion? Ayan. So, alam nyo ba na ang motion ay ang pagbabago ng posisyon ng isang bagay sa loob ng isang oras or may oras? So, in English, it's simply the change of position of a body with time. Sa ating normal na parang conversation, pag sinabi nating motion, ay gumagalaw, right? So, something na nag-move. Mm-hmm. Ano ba yung mga, alam niyo ba mga bata, na may iba't ibang klase rin ng motion? Hi, Yuan, Jane, Jaden. Ayan. Hi, Yuan. Ayan. So, ang motion ay yung paggalaw. No? So, paggalaw. Halimbawa, ano nakikita ninyo sa ating screen? Ano ang gumagalaw? So, umaandar ang red na car. Very good. So, umaandar siya at ito ay padiretso. So, linear, kumbaga. Ang tawag natin dyan mga bata na klase ng motion ay rectilinear or diretso lang siya.
Kapag pabilog naman, halimbawa yung ating Earth, no? Umiikot sa sun, no? Ang tawag doon mga bata ay circular. So, halimbawa, ito yung sun natin, ito yung Earth, umiikot, ito ay umiikot sa sun. So, ito ay circular. Ano naman ang, meron naman tayo tinatawag din na rotational motion. Ito halimbawa mga bata, yung pag-ikot ng electric fan or pag-ikot ng ceiling fan. Ayan. At meron naman tayo tinatawag na periodic motion or yung motion na parehas lang ng kanyang speed at parehas lang ng kanyang motion. No? Parehas lang, no? Kumbaga, yung interval ng paggalaw niya. Halimbawa, ano itong nakikita ninyo mga bata? Ano yung parang parehas lang ng ganito pag lagi nyo nakikita? Anong bagay kaya ito? Ito yung motion na parehas lang, no? Napaulit-ulit lang at equal sa loob ng isang oras. Or sa, yan, sa time. So, ang tawag dun ay pendulum. So, yun ang example ng periodic motion. Yan. Thank you, Glyza. Opo. So, yun yung mga example lang mga bata ng motion. Additional lang to, ah, wala to sa module. Rectilinear, circular, rotational, at periodical. Or periodic rather. Periodic motion. So, ulitin natin. Rectilinear, circular, rotational, at periodic motion. Pero tatandaan natin, again, na ang motion ay ang pagbabago or change of position of a body with time. Thank you. Bell po, sabi ni Glyza. Anong bell? Ah, yung very good. So yung bell, yung ano sa ilalim ng bell, no? Yung tumatama sa bell. Very good, Glyza. Rectilinear, rather. Ayan, Sir Dennis. Ang tawag ng Dennis ay rectilinear. Or yung diretso lang siya. So, lagi lang diretso yung takbo niya na motion. Okay? So, ulitin natin ha. A change of position of a body with time. Okay? Tatandaan niya na. So, halimbawa. So, again ha. Meron tayong point A at point B. So, ito yung isang sasakyan. Pupunta siya dito sa isang pwesto or sa isang lugar. So, halimbawa sa bahay ninyo. Ano yung lugar na kailangan ninyong magsasakyan? Sige nga, i-type nga sa ating comment box. Ano yung pupuntahan ninyo para makapunta sa isang lugar na kailangan ninyo mga batang sumakay ng sasakyan? So siguro ng mga nakaraang dalawang taon o isang taon, kasi ngayon, di ba, hanggat maaari, bawal nga lumabas. So ano yung inyong pinuntahan na kailangan ninyong gumamit ng sasakyan or sumakay ng sasakyan? Sabi ni Ralph ay sa Balanga. Okay? So ako siguro bawa sa amin, ako ay pupunta sa mall. Sumula sa amin, sa lugar namin, sa bahay, kailangan ko sumakay papuntang mall. Okay? Kayo mga bata, ano ang halimbawa natin na kayo ay merong pupuntahan na kailangan ninyong sumakay ng sasakyan? Sabi ni Dennis ay sa Baguio po. Oo, nakakamiss nga ang Baguio, no? Kailangan natin sumakay ng bus. Sabi ni Jeff, Manila to Manila Zoo. Ayan, very good. Sabi ni Daniel ay SM. Ayan, sabi ni Glyza, yes, sa mall din. So, kailangan nating magsasakyan. So, gagamit tayo ng sasakyan. So, ang car natin ay nag-undergo ng motion. So, kasi kailangan niyang pumunta, halimbawa, from point A to point B. At ito ay gumagalaw. So, ayan, nakikita ba ninyo na gumagalaw ang ating sasakyan? Diba? So, nagpunta siya. So, ang sasakyan natin ay in motion. Ibig sabihin, ito ay gumalaw. So, ibig sabihin, anong tawag pag hindi gumalaw? Diba? In motion. Sa English naman, kapag hindi gumalaw ay kumbaga naka-full stop or naka-stop or may tinatawag tayo na stationary. O, may dalawang spelling yun na ka pag i-ano nyo na mga bata yung ating word na
stationary. Iba yung stationary sa stationary. Yung parang meron dalawang ibig sabihin. Yung isa, yung hindi gumagalaw, naka-stop, or yung isa naman, yung papel na maganda, stationary. So, for stationary ang basa rin. So, sabihin, itong car natin ay in motion kasi gumalaw siya from point A to point B. Alright, so lagi yung tatandaan na ito rin mga bata ay depende kung saan tayo nakatingin or saan tayong point of view. For example, yung babae nakasakay sa bus. Alam natin na yung bus, yung babae na nakaupo ay hindi gumagalaw sa upuan niya. Pero alam natin na gumagalaw siya kasi yung bus ay lumalagpas sa mga building or mga establishment. O, nagigets? So, ibig sabihin, ang tawag doon sa mga object na yon na nalalampasan natin or yung nakatigil lang ay ang ating reference point. Ibig sabihin noon, kapag nalalampasan na natin yon, yun yung ating reference point na ang isang bagay ay gumagalaw o umaandar. Again, ang object ay gumagalaw or in motion if it changes position relative to reference point. Okay? Nag-gets mga bata? Sige, para mas maintindihan ulitin natin ha. So yung babae, kapag nakaupo siya sa loob ng sasakyan, sa bus, halimbawa, alam natin na hindi umaandar o gumagalaw yung babae sa nakaupo, dun sa upuan niya. Pero alam natin na yung bus ay umaandar dahil nalalampasan niya yung mga reference points. Halimbawa, yung stop sign or kaya yung building o kaya yung puno, nalampasan niya yun kasi umaandar yung ating bus. So, yun ang ating mga reference point, yung mga nalalampasan niya. Okay? So, nag-gets mga bata? So, ang ating karamihan ay ang ating mga reference point ay hindi gumagalaw or stationary. Okay? So, nag-gets natin ha. So, imagine natin na ang A at B ay mga para stop sign natin or ating mula sa bahay or sa mall na pupuntahan natin. Okay? Sige. Meron tayong science quiz number 1 sa inyong module na kung saan kailangan daw natin identify kung ang object ba ay in motion or not in motion. Sige nga. Umpisahan na natin sa ating first object. I-type sa ating comment box kung ang inyong sagot ay motion at not naman kung not in motion. Okay? So, yun na lang. Pero ang gagawin daw natin ay check-checkan daw natin. Alright? So, number 1. Pulling a cart. Pulling. Pulling. Hinihila natin. Pulling. Is it in motion or not in motion? Sige nga, i-type sa ating comments. Is it in motion or not in motion? Ayan, may question daw si Lisa, bakit wala po kaming module? Ayun na, siguro follow-up lang natin kay teacher or sa ating school. Ayan, so sagot. Oh, sige, balik na tayo na ka. Sabi ni Chad, ni Aaron, ni Chris, ni Graciel, ni Jeff, ni Lane John, ang sagot nila ay, at ni Jeff ay motion. Very good. So, sabihin, pag pinull natin ang ating cart from point A to point B, so nakita natin na meron tayong motion or gumalaw. Sabihin din, meron tayong distance o yung layo nung inandar natin or ginalaw natin. So, meron tayong motion. Very good. Next, second object. A picture frame hanging on the wall. Meron kayo sa bahay niyan siguro, no? Mayroon kapaskil sa inyong tahanan na picture frame hanging on the wall. Is it in motion or not in motion? Is it in motion or not in motion? Wow, first honor si Chris Kian. Ayan, sabi ni Glyza, sabi ni Graciel. Sige nga, ano yung ating second question or second object? Picture frame. Sabi ni Ralph at ni Glyza, ito ay correct. Number 2 ay tama rin si Chad. Aha. Sige, antayin natin yung ibang magsagot.
Correct, si John, si Okbi and Christina, Irene. Correct, the answer is not in motion. Very good, learners. Number three, ang object natin ay a rolling ball. A rolling ball. Number three natin, a rolling ball. So, yung pangalawa natin, tama, no? Not in motion kasi naka-stationary lang yung tutor match. Hindi naman gumagalaw yung picture dun sa picture frame. Pero di ba may mga nauuso ngayon mga bata na yung picture gumagalaw na? Okay, may mga application pa na gano'n, ano, na pwede nang paggalawin yung mga picture. Pero, ang tinutukoy natin kanina ay picture frame. Very good, Anjanette, Danielle, Rowana, Rosalinda, Marites, Emma, si Chad, Galang, Anna, Charles Andrew, Jeff, at John. Ang tamang sagot natin sa number 3 ay motion. Kasi nakita natin, sinabi natin kanina, no? Sa umpisa ng session natin, meron tayong papagulungin, papagalawin. So, sabihin, rolling Sir Mark. Eh. So, kung nakasteady lang yung ball or nakalagay lang sa box, ay hindi yun motion. Pero ang sabi mo, tutor match ay, or sabi sa module, ay a rolling ball. Ibig sabihin, ito ay in motion or gumagalaw. Next, number 4, pushing a log or yung ano daw na kahoy. Malaking log, malaking puno ng kahoy. Yung naputol na log. Pushing a log. Is it in motion or not in motion? Number 4, is it in is it pushing a log a motion or not in motion? Correct. Si Aibleen, Fatima, Jeff, Aaron, Rachel, Hillary, Dennis, Danielle, Clarissa, Josephine, Jeff, Zai, Razel, and Jeanette. Correct. Ang gagaling ng ating mga learners ngayong hapon na. Ang tamang sagot ay motion or in motion. Kasi pinush mo, sabihin nung tinulak mo, ito ay gumalaw. Sabihin may movement. Pwedeng kung ano lang yung log na yan, kunwari marami yung taong nagtulak, syempre mas mahaba yung distance or yung layo kapag nang bubuhatin or ipupush niya rather. Kung may tinulak ka, halimbawa, may ang table, yan. So yung table mo or lamesa ninyo sa bahay or chair, yung chair kung walang tumutulak ay hindi siya gagalaw. Pero kung ginalaw ninyo or minove ninyo, may motion kasi from one place to another. Sabi, may nagbago. Next natin, number 5. Pen in the table. Or pen on the table rather. So number 5, pen on the table. Sabi niyo, Bian, not in motion. Sino pa kayang naka, ano may ibang sagot? Number 5 natin, si Russell, not in motion. Kia, Chris Kia, not in motion. Graciel, not in motion. Not in motion. Not in motion. Very good. Sabi ni Jeff Clarence, paulit-ulit na not in motion, not in motion. Very good. So, ang sagot natin ay not in motion. Kasi, yung pen natin ay naka-rest lamang sa table. Ibig sabihin, no, nakapatong lang siya. No? Sige nga, ipatong nyo nga yung lapis or ballpen ninyo sa inyong lamesa. Unless, kung ang ballpen or unless ang table ay naka-inclined. Di ba? May panasot. Tutor match, yung table namin hindi pantay. Ay iba yun. Yung normal natin na table ay could be dapat naka-flat. Or yun nga, yung typical. So, ginatong natin, ang pen natin ay naka-rest or not in motion. Very good. Sunod na tayo. Toy car inside a box. Ang next na object natin, yung toy car. Siguro meron kayo niyan sa bahay ninyo. Yung nakalagay sa box, yung galing sa mga gasoline station, yung may papromo. Kasi kami nung bata ako, meron kami niyan ng mga sasakyan na nasa loob ng box. Is it in motion or not in motion? Sabi ni Gemar, Jessel, Graciel, Chris Kian,
Keisha May, Hillary, ang sagot nila ay not in motion. Very good. Husay. Sige. Next naman, ay meron daw kayong kailangan hanapin sa next activity ninyo. Number two, ay mga words na related sa measuring units. Ibig sabihin, mga salita na may kaugnayan sa sukat or panukat or unit ng measurement. Sige nga, ano kayo na yung mga mababasa ninyo na mga iba't ibang measuring units dito sa ating word puzzle na nakikita ninyo sa science quiz number 2. Sige, mag-type lamang sa ating comment box ano yung mga words na may kaugnayan sa measurement o measuring unit, yung sumusukat. Pwedeng sumusukat sa kung ano mang sinusukat. Ayan, sabi ni John, second, sabi ni Ibeline, meter. May nabasa daw na meter. Ayan, si Ma'am Christina, meter. Oh, sige, actually, bibigay ko na sa inyo yung sagot. Kasi, ayan, si Ma'am Cecil, distance ang sagot. Actually, yan din yung una ko nakita eh. Distance. So, ayan ha. So, sa mga may module dyan from Negros at kung ano po yung ginagamit ninyo, ito na po ang sagot. Next natin ay time. Ayan. So, syempre, may sukat din ang time. Next natin ay second. So, may kaugnayan ang second sa time kasi ang second ay ang basic unit natin sa time. Alright. So, tatandaan yan mga bata. Ang basic unit natin ng time ay second. Next, miles or mile, yan yung layo, no? Milya, milya. Meter, ayan. So, meter din. Very good. Si Josephine at si Cecil, ayan. At si John at si Clarissa. Next natin, ayan, motion. May word tayo dyan na related dun sa measuring units. Next natin ay speed. Sunod ay hour or oras, isang oras. Sige nga mga bata, sa isang, di ba alam natin, seconds nga. Ilang seconds meron sa isang minuto? Sige nga, review lang tayo ng saglit na mabilis. Ilang seconds meron sa isang minuto? Para sa ating online participants, ilang seconds meron sa isang minuto? Sabi ni Glyza ay, at ni Chris at Akisha ay 60 seconds. Tama. So, di ba pag umiikot yung orasan natin, yung ano yung gumagalaw? Sige nga, sa mga bata, ano yung gumagalaw natin? Yung mahabang maliit, di ba? Yung mahaba na manipis. So, yun yung nagbibilang ng seconds. Sir, wala kaming ganong orasan. Digital na kami ngayon. Siguro nga, wala kayong ganong orasan. Sige. So, yung iba kasi yung kulay pula sa mga kaidarang ko, yung mga batang 90s dyan. Yung ganun. So, yung orasan namin, may isang mahabang kamay, yung kulay red or kulay itim, kung ano may manipis. So, yun yung gumagalaw. Tama, yun yung seconds natin or second. So, ang isang minuto, so yung isang ikot niya ay 1 minute. Tama. So, 60 seconds yun. Very good. So, how about isang oras? Sa isang oras, ilang minuto? Sa isang oras ay merong ilang minuto? Sabi ni Jeff, yung the big one. Very good. So, yung kamay, yung tinuturo niya yung isang kamay. So, dapat tayo mga bata, marunong na tayong tumingin ng oras, ha? Tama. Sabi ni Glyza ay 60 minutes. Hello, Mark Louis B. Santos ng San Francisco National High School. Noelito, no. Yan, maraming salamat. Yan, 60 minutes. Alright. So, kung may 60 minutes, ilang segundo or second sa isang oras? Sige nga. Sabi ninyo, may 60 seconds sa isang minuto. Sa isang oras ay meron namang 60 minutes. Ilan namang seconds meron sa isang oras? O,
ilang seconds meron sa isang oras. So, yan, importante yung mga bata, no? Kasi may mga ganong question kapag kayo ay mag-e-exam. So, ayan. Mm-hmm. Sabi ni Ivy Lynn, mm-hmm. Tama. May nakikita na akong tamang sagot. Si Ralph, very good. Si Dennis, very good. So, ang tamang sagot natin ay, si Kazli ay very good. 3,600 seconds. Dami ng tutor, Madge. Ang hirap na magbilang. Naalala ko mga bata, pwede nating manual na bilangin yung seconds. Meron kami kung paano bilangin yun eh. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. So ganun yung bilang namin kapag kami magbibilang ng manual. Kunwari wala akong orasan or wala akong stopwatch. Pwedeng ganun, no? Pwedeng manual na magbilang. Ganun yung pagbibilang namin dati. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. So yun yung 10 seconds. Ayan ha. Ganun yung pagbibilang namin ng mano-mano. Right, very good sa ating mga online participants. So ayan na yung mga sagot natin mga bata ha. Ayan yung mga words na makikita natin sa ating science quiz number 2. Next. Mm-hmm. So, ang distance natin ay yung from point A to point B. Yan, tatanda natin mga bata. Yan yung distansya, kumbaga, social distancing. Distansya, yung space or yung measurement ng mula rito hanggang dito. Normally, meters, kilometers, pag sobrang mala, ano na, mahaba, miles, ayan. So, yung turo ko na sa inyo mga bata, ano, na yun yung ating distansya. So, ang measurement niya or unit niya, meters, kilometers, or miles. Kapag time naman ang pinag-uusapan natin, ano yung mga unit natin? Seconds, minutes, or hour. Karaniwan, ganun. So, Tutor Madge, parang ang science natin ngayon, parang may math. Yes. Tatandaan ninyo, mga bata, na ang science at math ay mag-best friend yan. BFF nga yan, sabi nila. So, kaya kailangan meron ano tayo rin sa math. Okay? So, tatandaan ninyo na mga bata na meron tayong oras. So, halimbawa, bibilangin natin itong sasakyan na gumagalaw. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007. So, bibilangin ninyo na mano-mano. Ilang seconds kaya yan? Mm-hmm. So, balik natin ha. Sige, bibilangin natin kung gano'n siya kabilis. Bilangin nyo na 1,001, 1,002, 1,003 kung gano'n kabilis. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Sige, bilang. Sabi ni Dennis, science is everywhere. Very good. Sabi ni I'm Sam Joven, ang gwapo ni teacher. Thank you, I'm Sam, sa pag-appreciate. And I hope na may natututunan din po kayo sa ating lesson ngayon. Ayan, pasensya na, natigil tuloy yung sasakyan. Kasi na nagtatanggal lang ako ng mga nagpap... Ano to? May mga nag-flood din kasi ng mga mensahe, kundi Bitcoin ay kung ano-ano. Okay lang na ano po, magnegosyo po kayo, pero hindi po dito sana sa ating itulay, ha? Sa ibang, may marketplace po sa Facebook. Alright, so, again, ang math at science ay BFF. Sunod naman itong sasakyan na to. So, yung kita natin, yung time kanina, no, parang 20 seconds yon. Sunod naman kaya itong sasakyan na to. Gano kaya siya sa kabilis? Parang ang bilis ng Tutor Madge siya. Ayan, sige, bilisan daw natin. Ibig sabihin nun, seconds yung binilang natin, ha? Sige, balik tayo. Bibilangin ninyo ulit kung gano kabilis yung car na blue. Okay, yung blue muna na car. Game, ulit. Okay, ready? Game. Oh,
Ilan kaya kayo? Ilan ang bilang na inabot niyo? So pwede kayong may timer kayo sa cellphone or meron kayong timer sa orasan sa inyong bahay. So kano kaya kabilis yung sasakyan? Mm-hmm. So alam niyo ba na? Ay, sige. Ito namang yung pulang car. Gano'ng kaya kabilis? So yung clue natin kanina, 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Every second yun. Sige nga. Oh. So nakita natin ano, na mas mabilis ang anong car? Yung blue or yung red? Anong car ang mabilis? Anong car ang mabilis? Is it the red or the blue? Anong car ang mabilis? Correct. Sige nga, check natin. O, pagbibilang natin ha, kung sinong mabilis. Again, tatandaan, nalalaman natin ang bilis or speed dahil sa layo at oras na na-travel nito. So tatandaan ninyo na may formula tayo para malaman ang speed. Ito ay distance over time. So doon natin malalaman kung ang isang bagay o halimbawa yung sample natin na sasakyan ay mas mabilis doon sa isa. Sige nga, anong sasakyan ang mas mabilis? Oh, di ba? Kung sa ating initial observation, sagot natin agad ang mabilis na color, yung sasakyan na mabilis ay red. Very good si Jeff, si Maricar, si Charles, si Ira. So base dun sa ating nakita, mas mabilis ang color red na sasakyan. So isabihin, ang speed ay kung gaano kabilis ang isang bagay na mag-move from one place to another. So kailangan, meron lang tayong dalawang kailangan para malaman ang speed at ang speed. Ano ulit yung dalawang kailangan para malaman ang speed? Sige nga, i-type sa ating comment box. Ano ang dalawang kailangan para malaman ang speed? Ang sagot natin ay tama, distance and time. Okay? So tatandaan niyo ha, yan yung distance natin. Yung isa, yung blue ay 20 seconds. Yung pulang sasakyan naman ay 5 seconds. So halimbawa, meron tayong 100 meters. Yun yung nabiyahe ng sasakyan. So, kunwari lang yan ha. Halimbawa, alam nyo ba mga bata na ang sasakyan ay meron tinatawag na speedometer. Doon nyo makikita kung meron kayong sasakyan sa bahay ninyo or sa sasakyan ng kapitbahay or na may nakikita kayo, halimbawa sa driver. Kung ngayon, nasa likod kayo ng driver, nakikita ninyo meron doon speedometer. Ang tawag doon, ganit mga bata, para pagsukat ng speed ay speedometer. Sige nga, sabihin nyo nga ulit, speedometer. Very good. So yun yung sa ating sasakyan, makikita nyo yung mga bata. Normally, naglalaro sa 40 or 50 kilometer per hour. So yun yung mga natin. Minsan nakikita nyo, nagsi-60. Ayan, so 40, 50 yan. So 50 yung typical natin sa lugar, no? Yung normal natin na nagbabiyahe. Pero syempre may bilis yan kung depende sa dadaanan ng sasakyan. Okay? So kung kukompute natin mga bata ang ating speed, alam natin na distance over time. Okay? So 100 over 20, yung blue ay tumatakbo ng 5 meters per second. Samantalang, yung red natin, 100 over 5, so parang 100 divided by 5 ay 20 meters per seconds. O, nagets mga bata? So, ganyan ang pag-compute ng speed. So, distance over time. So, nakita natin na mas mabilis ang color red base sa computation. So, kinompute natin siya, yung 100 meters divided by 5, ay nakuha natin ay 20 meters per seconds. Okay? So, diyan natin na-compute ang distance speed. Okay? So, merong formula na tinatawag na ganito mga bata. Pwede nyo tandaan habang bata kayo. Na kapag ang hahanapin natin, ayan, so distance, ayan, may ganitong triangle, D, S, and T.
So yung D ay distance, S ay speed, ang T ay time. Sa inyong module ay meron tayong ganitong halimbawa. Ang hinahanap ay distance. So base sa triangle natin, S times T ang gagamitin natin or speed times time. So halimbawa, 30 meters tapos 10 seconds. So a car travels at a constant speed of 30 meters per second. How far will the car travel in 10 seconds? Paano, gano'n siya kalayo? Ilan yung distance niya kung siya ay magka-travel ng 10 seconds? So, ita-times natin yung 30 sa 10, ang sagot natin ay 300 meters. Alright? So, yan yung ating formula or yung solusyon natin kung paano natin hahanapin ang distance. So, speed times time. Okay, next naman na tayo ng example. Ang hahanapin natin ay time. So, kita natin yung distance nasa taas, di ba? D over speed. So, sabihin, yung distance, i-divide natin yung oras. So, yung time natin, ang inahanap, kung wari, mayroon tayong 200 daw na meters, at ito ay may speed na 20 meters per seconds. So, kung i-divide natin yan, 200 divided by 20, may correction lang tayo dito, ha? May mali lang dun sa ating ano, na typo lang siguro yan, na sobrahan. So, 200 divided by 20 ay 10 seconds. So, yan yung time. So, sabihin, kung time ang ating hinahanap, ang formula natin ay D over S. Next naman, kung ang hinahanap natin ay speed, so D over T, so distance na 200, halimbawa, example natin sa 3, over time na 20 meters per seconds. Okay? So kung halimbawa, 200 daw, example number 3, 200 meters in 10 seconds, what is the speed? So 200 in 10 seconds. So 200 divided by, ito yung distance natin. So 200, ayan, divided by time ay 10, or 200 divided by 10 ay 20 meters per seconds. Sir, naglalag po kayo. Ay, sorry. Wala po kaming module, sabi ni Glyza. Okay lang yan, pasensya na. Ay, Dennis, pasensya na. Alright. So, again, yan ang formula natin kapag tayo ay maghahanap halimbawa, pinapahanap ay speed. Ano ulit ang formula natin pag pinapahanap ang speed? Distance over time. Kapag pinapahanap naman ang time, distance over speed. Kapag pinapahanap naman ang distance, speed times time. Okay? So, ang dali lang pala, tutor match, ano? Ganun pala yung formula. Tatandaan ko lang yung triangle na yan. Okay, very good. So, meron kayong activity na kung saan kailangan yung sabihin kung yes or no ang relation or sa reference points ng isang lugar. So, halimbawa, medyo ano lang to, tricky, kasi kailangan kita ninyo eh. Kaso wala sa inyo ang module. Pero sa module ng Negros, ang module na to ay tungkol sa reference point ng isang object. So halimbawa, yung reference point ba ng pencil holder at ng colored pencil, medyo hindi daw po clear. Ah, okay, siguro dahil nga sa tayo ay, ayan, Sir Dennis, si Dennis daw ay hindi clear. Sige, iaano natin, tingin ko dahil naka-expand ang ating monitor. Sige. I will just leave this activity kasi ito ay more on the reference point. So, ang sagot natin dito ay more on kung gumagalaw ba yung pencil holder at yung pencil sa colored pencil. So, dahil ang pencil ay nasa loob ng pencil holder, ito ay not in motion. Kung ang number 2 naman, yung libro daw ay ang point of reference at ang bola or yung ball ay in motion ba? So, pwedeng yes. Kasi ito ay malayo or may distance sila. Ibig sabihin, kung aanoy natin, pwedeng in motion yung bola dun sa patong-patong na libro. Next, yes naman ang sagot natin dito kasi
ang reference point natin ay yung sharpener, tapos yung eyeglasses ay malayo. Ibig sabihin, may distance din. So, sige mga bata, I will forward this kasi hindi nyo rin ma-appreciate dahil nga pwedeng wala sa module ninyo. Pero ang pinapakita lang dito mga bata ay kung maaaring may reference point yung isang object sa isang object. Kung sila ay magkasama at nakita natin same lang yung location nila, ay walang reference point kasi nga naka-stationary parehas yung isang object. So next natin ay yes din kasi yung ball pen ay malayo rin dun sa box ng crayon. Tama. So ibig sabihin, may distance din sila, so maaaring gumulong yan or gumalaw. So nagkaroon tayo ng assumption. Next naman ay no. Dahil yung notebook ay nakapatong din sa pieces of paper. Ibig sabihin, nasa isang lugar lang sila. So yung number 5 po ay yes. Ang sagot natin ay no. Okay? Kasi yung paper, nakapatong lang doon yung notebook, nakapatong lang din yung paper po doon. Okay po? Sige. Next na tayo na activity natin. Last na to for test 2. Again, which of the following is a unit of speed? Is it A, kilometer, B, minutes, C, meter per second, or D, centimeter? Number 1, ano ang inyong sagot? Which of the following is a unit of speed? Natatandaan ko, Tutor Madge, ang speed ay distance over time. So, over. So, yung sabihin, yung sagot natin ay may over or may slash. So, ang sagot natin dyan ay letter, correct si Glyza, letter C. Number 2, correct na si Clarissa, si Josephine, at si Marf. Ayan, si Iveline. Very good. What is the speed of a ball that moves to about 10 meters in 2 seconds? Ano daw yung speed? O yan, di ba? Alam natin, distance over time. Moves about 10 meters in 2 seconds. Number 2, ano yung sagot? Ano daw yung speed ng ball? So, ang formula natin ay distance over time. So, 10 meters divided by 2 seconds. Ang sagot natin ay correct. Letter B. So, sino nakakuha ng tama? Ayan, si Glyza, si Josephine, at si Chris. Very good. Next natin. Which of the following shows the slowest velocity? Ayan. Ito, may dalawa yung sagot to, C and D. Kasi yun yung mabagal. Tingin ko, ang tatandaan nyo mga bata, ano ba yung velocity? Parang di nyo naman yung nabanggit, Tutor Madge. Pag velocity na ang pinag-usapan natin mga bata, ito ay meron ng direction. Ibig sabihin siguro yung sagot dito ay letter C. Dahil yun yung mabagal. Pero pala sila ng D, Tutor Madge. Nag-typo siguro yan. Kasi sa module ninyo, letter C. Pwedeng walang north yung nakalagay. Pero ang velocity natin ay may speed at merong direction. So, going to north. So, ang sagot natin ay letter C. Next. What is the basic unit for measuring time? Ang sagot natin ay, so, nasagot na natin ito kanina, na-mention to ni Tutor Madge. Ano ang basic unit natin? Correct. Ang basic unit natin ng time ay B, second. Kasi yun yung pinakamaliit. So yung basic. So yun yung maliit. So ang sagot natin ay second. Second. Kung ano yung bigkas sa inyo. So second. 10 seconds. Or 1 sec. Okay? So second. So letter B ang sagot sa number 4. Next. Which is an ideal reference point? So, ibig sabihin natin, reference point ay stationary or hindi gumagalaw. So, ang sagot natin sa number 5 ay correct. Ang sagot ay B. Number 6. A biker covers a distance of 150 kilometers in 5 hours. What is the biker's speed? So, ganun ulit. Speed, ano? Distance over time. So, 150 divided by 5. Anong sagot natin? 150 divided by 5. Ang sagot natin ay
Correct. B. So, ang sagot natin sa number 6 ay 30. Tama. Okay, may question ba tayo? Ayan, sige, wala. So, ang sagot natin ay 30 kilometers per hour. So, number 6 ay B. Very good. Hillary, Erica, and Clarissa. Number 7. You are racing a car down the hallway. If you give 10 meters in 5 seconds, what is your speed? O, speed ulit ha. Distance over time ulit. 10 divided by 5. Ang sagot natin ay? Sige nga. Distance natin ay 10. Ang time natin ay 5. So alam natin ang speed ay distance over time. So 10 divided by 5. Ang sagot natin ay? Correct. Letter A. Number 8. What is the formula of the speed ulit? Ay, tutor batch, paulit-ulit ka. Ang sagot natin ay? Correct. A. Distance over time. O, last two na tayo. Last two. So, tatandaan nyo, ang basic natin na time, unit sa time ay seconds. Sa length naman or haba ay meters. Sa bigat naman, kilogram. Ayan. So, narinig nyo na yan. Which of the following affects the motion of an object? Ano daw yung mga nakaka-epekto sa paggalaw ng isang object? Is it A, gravity, B, force, C, friction, or D, all of the above? So number 9 natin, mukhang di natin ito na-discuss, pero na-discuss namin yan sa science namin. So ang sagot natin ay, correct si Alvin, D, all of the above. So lahat yan ay nakaka-apekto sa motion ng object. Si Ivelyn, very good. Si Romeline, very good. Si Martin, ayan, last question. A bicycle has an average speed of 2 meters per second. This means, A, it can travel 4 meters in seconds. B, in 1 second, it travels 2 meters. C, it takes 2 seconds to travel 1 meter. Or D, it can travel 2 kilometers in 1 hour. Sige nga, ano ang yung sagot? Sige, ang sagot natin dyan ay... B. Very good. Sige nga. Bilangin ang tamang sagot and I hope na kayo ay marami nakuhang tama. Okay? See, again, so 10 items yan mga bata and I hope na natulungan namin kayo sa inyong lesson sa grade 5 tungkol sa motion. So that's the end of my session today. So maraming salamat sa pagsubaybay sa ating itulay at balikan ninyo or subaybayan po ninyo ang ating mga susunod pa na itulay tutorial session and I hope na kayo ay may matutuhan din na bago at may share ninyo ito sa inyong mga klase at sa inyong teacher. So muli, ako ang inyong tutor Madge. Maraming salamat sa pagsama sa akin at pagsama sa amin sa ating itulay online tutorial. So thank you so much and ang susunod natin na tutor ay si Tutor Angel ng Science 6. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi. God bless you. Stay strong and healthy, mga bata, ha? Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!